Okay, so sino nga bang hindi nakakapansin na sa tuwing may issue at may hiwalayan si Skastakli at Zainab ay bibilang ka lang ng ilang linggo ay meron na agad brand new song si Skastakli. Actually, naging loop na nga ito eh. Maghihiwalay, gagawa ng kanta, magbabalikan, paulit-ulit lang. Ako nga pala si Cyberflex at ngayon, aalamin natin kung scripted o well-planned nga lang ba ito upang mas umingay ang paparating niyang kanta o sadyang nakasanayan lang ni Skastakli. The Skastalik. So sino nga bang hindi makakaalala sa tulo controversy ni Skastakli? March taong 2019, ito yung breakup nila na madala kung saan pinagmumura siya ni Zainab. Sa kanyang live, isa nga rin sa sinabi ni Zainab dito ay kahit kailan hindi na daw siya makikipagbalikan dito sa kadahilan ng paulit-ulit lang daw siya niloloko nito. At hindi lang yan dahil sinabihan pa niya itong may tulo. Siya nga to nagmamakaawa sa akin eh. Kinukulit niya ako na gusto niya ako makita, gusto niya ako makausap. Like, yo, ba't kita kakausapin, niloko mo ko? Hindi lang 40 times na niloko mo ko sa iba't ibang babae, pero niloko mo pa rin ako. Iisa sinasabi, sinisigaw ni Daryl Borja Ruiz, aka Skastakli, na ay, balikan mo siya. Ah? Hindi ko siya babalikan kasi ganun siya kagago. Ganun siya kagago. Masyado kang desperado eh. Hindi lang sa akin, pati sa ibang babae. Pipilitin mo, di ba? Di ba? Ganun ka. Kahit sobrang dugyot ang babae, pagpapalit mo yung taong mahal ka. Pagpapalit mo yung taong minahal ka ng sobra, pagpapalit mo yung taong inaalagaan at may pakialam sa'yo. Para lang sa sarili mo. Sa sobrang boy mo, kailangan mo na magpa-check up. Kailangan mo uminom ng gamot, pre. Yun lang masasabi ko. I have to go kasi wala na akong oras sa'yo. Ilalabas ko lahat ng baho mo. That's it! At there's more, dahil lalo pa nga itong pinalala ni Makagago sa sunugan Bad Blood kung saan nakalaban niya si Price Tag. Sabi ni Zainab, adik ka raw at may tulo ka pa! What you gonna do, ka? What you say about me? What you say about me? What you say about me? Anything about me? Gaya-gaya ka lang naman! Siguro nga masasabi kong isa ito sa dahilan kung bakit isa si Skastakli sa most hated artist of this generation. Man, sa sobrang lala nito, as in hanggang ngayon, parang nakakabit na talaga sa pangalan niya ang tulo. At nabansagan pa ngang Skastalik. The Comeback. After ng ilang buwang pamamahinga ni Skastakli at araw-araw na pag-aalmusal ng hate comments, ay finally, he's back with a brand new track. At hindi lang ito basta kanta, kundi isang kanta na bubuhay muli sa kanyang palubog na karir at magpapatigil pa sa mga bashers niya. Dahilan upang mas lumakas pa nga ang fanbase ng tambalan nila na Zyril. Sa sobrang ganda nga ng kanta na ito, ay pumalo ito ng 148 million views sa kantang pinamagatang Zebiana. Balikan natin. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko. Damn, talaga mapapasabi ka talaga ng Zainab. Pagbigyan mo pa si Skastakli. At yes, tulad nga ng sinabi ko, naghiwalay, ginawa ng kanta, nagkabalikan. Saan ka pa? May pera ka na? May jowa ka pa uli? The Zyril Cycle. Correct me if I'm wrong, I think hindi rin ganong nagtagal yung balikan nila na yon. At nagkahiwalayan uli dahilan upang makagawa na naman si Skastakli ng breakup song taong 2020, buwan ng Hunyo. At ito ay sa kantang pinamagatang Umaasa. Malabo ang maging tayo. Para sa akin, napakaganda rin ng song na ito, pero nakapagtala lamang ito ng 13 million views. Yes, alam kong malaking numero na yon, pero not as powerful ng Zebiana. I guess dahil walang masyadong issue kaya hindi ito ganun kainit. Pero there's more, dahil after ng isang buwan ay lumabas na nga ang Ricey issue. Naaalala nyo pa ba yon? Yun yung babae na may jowa na tomboy na nagngangalang Con. Ang issue naman dito ay nawala daw si Ricey ng ilang araw, only to find out na naka-Skastakli ito. But don't judge, nag-record lang naman daw sila ng kanta. Nang isang linggo. Baka naman album kasi yung ginagawa nila.
Well, ganun pa man, siguro bilang gante ay gines naman ni Zainab ang ex-boyfriend ni Ricey sa kanyang vlog na si Con. Pero ang weird part dito talaga is yung pinag-awayan nila yung pajamang suot ni Ricey sa video. Sa kadahilan ng kay Zainab nga daw kasi yun. Alam mo yung niyak mo, oy! Nagbalik na! Nagbalik na ng oh, nagbalik na ng pajama! Eto ba yung niyak mo? Eto? Ha? Ilagay yan! Di rin naman nagtagal ang relasyong Skastakli at Ricey at as usual, si Zainab pa rin talaga ang gusto niya at gumawa uli ng kanta but this time featuring naman siya sa kanta ni Honcho na pinamagatang Pasensya Na. For me, all the featuring lang siya dito. Ito na nga ata ang pinakagusto kong verse na ginawa niya sa mga kanta niya. Kaya Zainab, bigyan mo pa ng isa pa. Last na talaga. Also, pumalo ito ng 22 million views at mas powerful to kumpara sa kantang Umaasa. What do you expect? Iba talaga pag may mainit na issue. At yes, August 2020, kumalat na sa social media ang pagbabalikan nilang dalawa. Pero ayaw maniwala ng iba dahil tiwala sila kay Zainab na hindi niya nababalikan pang muli si Skastakli. Hindi ko siya babalikan! Oo, pustahan tayo, 20. 2020, buwan ng Oktubre, ay naglabas na naman ng isang kanta si Skastakli patungkol na naman kay Zainab at ito ay pinamagatang Kung Tayo. Kung tayo talaga. Sa unang dinig ko pa lang sa kantang ito noon, alam ko na agad sa sarili ko na nagkabalikan na talaga itong dalawang to. Amoy na rin naman ng mga tao yon at hinihintay na lang ang confirmation nila. At yes, aside sa mga issue-issue, maganda naman talaga lahat ng mga labas na kanta ni Skastakli. No doubt, kaya hindi na nakakagulat na pumalo ito ng 66 million views. Zyreal is real. November 6, 2020 sa Halloween special na vlog ni Zainab ay sinurpresa siya ni Skastakli. Baga si Pati, ano kilig? Ano ba yung good na yan? Walang hug. Ha? Hug na lang. Yun na lang, TF ko. Hug na lang. Ah! Kinikilig ako. Sabi sa video na ito ay wala, hindi pa sila nagkakabalikan dito. Pwede na! The Revelation. December 11, 2020, birthday ni Zainab ay nangyari na nga ang big revelation kung saan inamin ni Zainab Harake na sila na daw uli ni Skastakli o Daryl Borja Luis noong July pa lamang. Nagsorry din siya sa mga fans niya sa pagtago niya dito sa kadahilan ng ayaw niya din daw kasi muna ng mga issue-issue. Pero as a surprise sa mga fans niya ay ibinalita niya na rin ang bunga ng kanilang pagmamahalan ni Skastakli kung saan sinabi niya na October 6 pa lamang ay alam niya nang buntis siya sa kanilang anak na pinangalan ng Zebiana. Napraggy ako. Nung nalaman ko yon, actually nakapag-settle naman na kami ni Daryl sa isa't isa. Dito na siya sa akin nag-i-stay noon bago pa namin malaman na buntis ako noon. After ngayon nararamdaman ko na parang ito pala yung bunga ng pagbabago. So ito, tawagin natin si DJ. Yay! Hindi ko alam yung Muna na. Wala nga ako ibigay. Nakina mo magsalita ka. Parang simula nung nalaman kong buntis si Seb, nagbago yung takbo ng buhay ko, man. Sobrang na-appreciate ko lahat yung mga maliliit na bagay na kailangan kong pahalagahan. Yung feelings niya, yun yung mga nasayang ko dati. Ako, aminado ako sa inyo. Kayo, nakikita niyo yun na sobrang bullshit kong tao na pati siya nadamay. Kagagawan ko eh. Inaayos ko na talaga na wala nang kahit anong bullshit akong ginagawa or pasakitin yung feelings niya. Alam niya yan. Alam niya yan. The Worst Breakup. Sa mga sinasabi ni Zainab sa mga interviews ay isa nga daw siya sa saksi sa tuluyang pagbabagong buhay ni Skastakli. Gumawa pa nga ito ng napaka-cute at nakakaantig na kanta para sa baby nila na si Bia.
Ito lamang taong 2021, buwan ng Hunyo. At pinamagatang, lagi. Basta't ngumiti ka lang palagi, lagi, lagi. Sino nga ba ang hindi maaantig sa napakagandang kanta na ito para sa kanilang anak? Kaya hindi na rin ako magugulat kung bakit nga ba ito umabot ng 107 million views. Look at Skasta, man. So inspirational. At yes, sa mata natin, nagtuloy-tuloy pa nga ang healthy family at relationship nila. Kitang-kita mo yan, lalo na sa kantang nilabas ng OC Dogs na pinamagatang Pagmamahal Mo Lang, na isinakto pa ang release sa araw mismo ng mga puso. March, doon na talaga na parang lagi niya na akong iniiwan. Talagang dumadating sa point na nagmamakaawa ako sa kanya. Alam niyang buntis ako, ha. Nagkakagulo-gulo na, lagi siyang umaalis. Inaaway niya ako nang hindi ko alam kung bakit. Buntis ka nito. Buntis ako na ito. Yung pala, may something nang nangyayari. Sabi ko, kausapin si Daryl, ayusin yung pamilya namin. Kasi inaayos ko yung pamilya namin. Iniisip ko si Bia, hindi na yung sarili ko. Nag-iwan ako sa bahay, doon ko nahuli, sa laptop. Sakto na yung laptop, nasa message. So ngayon, nagdi-delete siya sa phone niya. Ganun yun sa Apple user, di ba? Hindi ko naman nabasa lahat. Ang nabasa ko yung sa Bugaw. Tapos, yung dun sa isang girl na inaaya niya. Pero wala talaga siyang pakialam kay Moon. Wala siyang pakialam kay Bia. Hinahalikan niya yung anak niya habang gumagawa siya ng mga kung ano-anong bagay na hindi naman dapat na-apply dun sa bata. Tapos yung inamin niya sobrang brutal na, ay, gusto ko talagang na talagang pag naaalala ko. Para sa akin, isa tong big example na hindi lahat ng nakikita nyo sa social media ay masaya. Yung iba, nakatago lang sa likod ng camera. At tulad din ng sinasabi ko, ay merong nilabas uli si Skastakli na kanta. But the million peso question is, ay kung magkakabalikan pa kaya silang dalawa sa kabila ng pangyayari na ito. Sa tingin ko, oo, may chance. Kasi this time, iba na to eh. May anak na sila na kailangan ng pareho nilang patnubay at gabay. Payo ko naman kay Skastakli, my man, my idol, magbago ka na dahil hindi lahat nasasalba ng kanta. Ikaw, para sa'yo, scripted nga lang ba ito o planado para masumikat ang kanta? O sadyang trip lang talaga ni Skastakli gumawa ng kanta every time na nagbe-break sila? Ako nga pala si Cyberflex, nagustuhan mo ba ang tampok natin sa video na ito? Kung oo, i-like mo na yan at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ops! Sandali lang! Nga pala, pwede kayong magpapromote ng kanta sa akin. If meron kayong original composed song, message nyo lang ang Facebook page ng Cyberflex at mapiflex na natin ang kanta mo sa halagang 200 pesos via GCash.